Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Lunes tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40 na araw at ito yung 40 na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang ating pong paksa ay tungkol sa pagkalinga sa mga nangangailangan. Ang paggawa ng mabuti na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Levitikos, Kapitulo 19, versyo 1 at 2 at versikulo 11 hanggang 18 ay tungkol sa utos ng Panginoong Diyos na si Yahweh kay Moises para sa lahat ng mga kasama na hinirang na bayan ng Diyos, mga Israelita, na sila ay gagawa ng mabuti. Kanila pong sundin ang kautusan. Ang kautusan ay tinatawag na Torah. Ang tradisyon ng Torah, ito po yung 10 utos. At sa 10 utos, ito po ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi, sa ating kautusan ay unang bahagi, kautusan una hanggang pangatlo, ito ay para sa Diyos. Ang kautusan pang-apat hanggang pang-sampo ay para sa ating kapwa. At ito ay mapahayag kung paano natin iniibig ang Diyos at minamahal ang ating kapwa, na hindi tayo gagawa ng masama bagkus tayo'y mamuhay sa kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya sinasabi sa ating Salmo 18 ngayon na tayo ay sumunod sa mga batas na walang kulang sapagkat kung ito'y ating sinusunod, parang hinayaan natin ang Espiritu Santo na bumubuhay sa atin at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng may kapal. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 31 hanggang 40, mayroon pong dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang hatol para sa mga matuwid. Ang pangalawang bahagi ay ang hatol sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Dahil sa katapusan ng panahon, hindi po magtatanong ang Panginoon magkano at gaano kalaki ang ating donasyon at ibinigay sa simbahan, gaano kahaba ang ating mga panalangin. Simple lang ang itinatanong sa atin ng Panginoon. Ang nagugutom ba ay pinakain natin? Ang nauuhaw ay pinainom? Ang kulang sa damit ay pinaramtan? Ang mga dayuhan ay pinatuloy? Ang mga may sakit ay dinalaw at inalagaan? Ang mga nakulong ay bisitahan at bigyan ng karapatan? Yun lang naman ang hiningi ng Panginoon, konkreto na gawa para sa kabutihan. Sa Maritsabi, gagawa ng kalinga. Ang kalinga sa salitang Hebreo ay tipol. Tipol, ito yung paraan upang ang isang tao ay maging banal. Kaya gagawa siya ng mabuti, gagawa siya ng kalinga, gagawa siya ng tulong. Sa Grego, ang salitang kalinga ay marami pong mga salita. Mayroong marimna, putida, at prosiki. Ang malapit po sa atin ay ang putida, na kung saan tayo ay magpahayag ng kabutihang loob para sa ating kapwa. Ito po ay sa Latin na corei, na maari rin na solicitudo, na kung saan tayo ay magpahayag
ng kabutihan, pag-alaga, pakialam sa ating kapong nailangan ng pansin, lalo na yung mga nasalaylayan ng lipunan at mga mahirap, ang kalinga at pagdingap na ating ipahayag sa kanila. Hindi po tayo tinuturuan gaano kalalim na ang ating buhay sa panalangin at debosyon. Ang tinitingnan ng Panginoon, gaano tayo gumagawa ng may pag-ibig sa ating kapwa-tao at tumutulong tayo sa kanila sapagkat iyon ang magliligtas sa atin. Kapag ka hindi tayo tumutulong, tayo ay naparusahan na ng Panginoon. Kapag ka hindi tayo gumagawa ng mabuti, tayo na mismo ang nagpasya sa kaparusahan na walang katapusan. Ang iningi ng Panginoon ay ang kongkrito na gawa ng mabuti na magmula sa ating sarili na ang ating ugali ay may kabutihan, ang ating puso ay may kabutihan, ang ating pag-isip ay may kabutihan, kaya lahat ng ating ginagawa ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi po tinitingnan ano ang mga pakitang tao na ginagawa natin, bagkos ang taus-puso na mga ginagawang kabutihan para sa ating kapwa. Ang Diyos ay tumitingin sa bat puso ng tao, hindi sa mga panglabas o pakitang tao na ginagawa natin, bagkos ang lihim na kabutihan na ating ginagawa para sa ating kapwa-tao. Iyon ang pag-ibig ng Diyos. Kongkrito na pagmamahal sa kapwa sapagkat sa loob ng ating sarili, tayo ay likas na mabuti. Amen? Purihin natin ang Diyos.